Good morning po, brothers. Walang sister dito, ha? Brother. Exclusive tayo ngayon. Brothers, good morning. Sige, bago tayo magsimula, samahan niyo ako sa prayer. Lahat tayo yumuko. Ama naming dakila sa lahat, salamat sa natapos na panambahan. Salamat sa mapanghamon nitong pagtawag sa Ebanghelyo at sa pagsunod. Kaakibat ng pananampalataya ay ang pagsunod. Ang pagsunod na walang pananampalataya ay legalismo at walang bisa sa inyong harapan. Ngunit kung pananampalataya rin lamang ay wala rin itong gawa sa inyong harapan. Kung kaya naman, tulungan niyo po kami na tumugon sa pagtawag ng Ebanghelyo sa kaninang napakinggan namin na sermon. Sa ngayon ay lalapit kami muli sa inyong harapan upang humingi ng inyong biyaya sa pag-aaral namin patungkol sa paksa ng It's Good to be a Man, or mabuti ang pagiging isang, or may kabutihan, or mabuti ang pagiging lalaki, ang pagpapakalalaki. Tulungan niyo po kami na maintindihan ang paksa na ito, magkaroon kami ng productive na discussion, at higit sa lahat, ang kaluwalhatian mo ang maitaas. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sige, makipagbukas kayo sa akin sa Genesis 1. Basahin muna natin yung Genesis account. Specifically, dito tayo sa may verse 24 hanggang 31. Genesis 1, verse 24 hanggang 31. Sige, basahin po natin to. Babasahin ko ito sa ESV. Verse 24, "And God said, let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things, and beasts of the earth according to their kinds. And it was so. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good. Then God said," verse 26, "let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth." Verse 27, "So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. And have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. And God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. And to every beast of the earth and to every bird of the heavens and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food. And it was so." Last verse, "And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day." Blessed be the word of God. So, itong topic natin ay patungkol sa famous line ngayon na actually hindi naman talaga siya kailangan maging famous, pero naging parang affirmation ito in response doon sa cultural na nangyayari in our society, which is yung degradation ng understanding sa pagiging lalaki at sa pagiging babae. This has been a response especially ng mga Christians sa West just to counter yung ideology nila na walang pagiging lalaki at walang pagiging babae. So, people in the West have used this term to affirm yung mga kalalakihan na nadi-discourage. It's good to be a man. Ngayon, hindi yun yung focus natin. Ang focus natin is it really good to be a man? What is a man according to the scripture? Una muna, magkakaroon tayo ng survey dun sa biblical na paglikha sa lalaki in the Genesis na nabasa natin, in the chapter of Genesis 1. Papaano yon paano ba nilikha ng Diyos yung kalalakihan, at
Aalamin natin dito ano yung estado niya bago siya malaglag sa kasalanan at pagkatapos niyang malaglag sa kasalanan. Pagkatapos nun, pupunta tayo doon sa second part ng ating pag-aaral, which is titingnan natin whether the creational mandates is still relevant sa New Testament or the New Covenant na tinatawag. Kasi ang mga tao, sinasabi nila na yung Old Testament daw, iba daw yung parang pakikitungo ng Diyos doon. Kumpara sa pakikitungo ng ni Jesus sa New Covenant. Meron daw disconnect. Yung mga old daw na tradition from the Old Testament is iba na daw, nagbago daw karamihan dito sa New Testament. So titingnan natin, is the creation mandate for man still relevant, or even so, inaffirm ba ni Jesus or ng in the New Covenant, in the New Testament, yung mga mandato sa pagiging lalaki nung unang paglikha sa kanya? Is there a change or was there a change? Makikita natin iyon mamaya. So let me start with this. Sabi ni William Shakespeare sa kanyang isang sikat na nobela, ang pangalan ay Hamlet. It is a famous novel and a play in the West, in Europe, specifically sa United Kingdom. Sabi niya doon sa isang part ng Hamlet, "What is a man if his chief good and market of his time be but to sleep and feed?" Dagdag niya, "The man is a beast and nothing more." Kung ang purpose lang daw ng pagiging isang lalaki ay yung paggamit ng kanyang oras sa pagtulog at pagkain, ay wala siyang pinagkaiba sa mga hayop. Kung ang tingin mo sa pagiging lalaki ay babangon ka lang, gagawa ka lang ng konti, matutulog ka ulit, kakain ka, matutulog ka ulit, ay para kang hayop. Yun yung understanding ni William Shakespeare. Yun yung ginawa niyang line in his famous novel, Hamlet. Now, we can understand this sa basic understanding natin sa buhay. Sometimes, idle talaga yung pamumuhay natin. Hindi natin maiwasan na meron tayong routine na natutulog lang, gigising, magtatrabaho, at kakain. But is it really the purpose of man? Is it really how man was created? Is there something good sa ganong dynamic? Okay na ba na isipin mo na okay, nagpo-provide naman ako, nagagawa ko naman, nagigising naman ako para sa kanila, tutulog na ulit ako, nagawa ko na yung duty ko. Hanggang dun lang ba yung level ng pagiging man? And may goodness ba dun? According sa Reformed Systematic Theology ni Joel Beakey and ni Paul Smalley, yung una nilang volume na Man in Christ, sabi, "The Christian faith teaches that man is no conglomeration of blind accidents, but a fallen masterpiece of God." Pakinggan nyo ha, ang kalalakihan daw, rather, mankind is not just a conglomeration of blind accident. Rather, tayo daw ay masterpiece ng Diyos, pero fallen. In order to understand who we are, we must go back to man's creation by God, as it is recorded in the Holy Scriptures. Unang nilikha si Adam before Eve. Now, we can see in the order of creation that God values order. God values ranking. God values hierarchy. Ang common na question ng mga feminista sa Christian religion is, "Purkit nauna si Adam na malikha? Siya na agad ang may otoridad?" Now, we can say, pag ganyan naisip nyo, mali yan. The fact na nauna si Adam na malikha ng Diyos, it comes to show that God values order. Because God is a God of order. Si Adam yung specific na binigyan ng command to do something first. And then Eve came. God created Eve sa pamamagitan ng rib ni Adam. So in the proper sense, we can say that Adam is the one who has direct communication
with God. Siya yung meron talagang, kumbaga, under siya ng Diyos. Kumbaga, kung merong pinatawag yung boss na liable sa ginawang mali within the company, yung supervisor mo yung tatawagin. And that is Adam. And we are sons of Adam. It is us today. Of course, tayo ay nakay Christ na, pero mamaya makikita natin yan. So man is directly reporting to God. Siya yung merong unang responsibilidad sa Diyos. The value of the order of creation is that Adam is accountable and responsible directly to God. Ang bigat, di ba? Ang bigat. So man was created according sa 1689 London Baptist Confession of Faith, dun sa chapter 4, paragraph 2, bago malaglag sa kasalanan si Adam, he was perfect. The man was made perfect after the image of God. Perfect in knowledge, perfect sa kanyang righteousness, and meron siyang totoong kabanalan. Meron siyang true holiness. He has the law of God written in his heart and power to fulfill it. Ngayon, after ng fall, anong nangyari kay Adam? He was utterly indisposed, disabled, and made opposite to all good, and wholly inclined to all evil. Now we can say that is it good to be a man? We can answer it, pag tinalakay natin yung fall, there's nothing good in man. Walang mabuti sa pagiging lalaki, and in general, walang mabuti na lalaki, walang mabuti na babae. Because in our fallen nature and in our fallen state, we are disposed or inclined to do all evil things. What we can notice doon sa account ng creation, sa chapter 1, man is the crown of all creation. Paano nasabing crown? Sabi ng mga Puritan, ang man daw is the crown of all creation. Bakit? Kasi siya yung pinakahuli sa lahat ng nilikha. Pero siya yung binigyan ng otoridad to take dominion and subdue the whole creation. It emphasizes that man is the climax of creation. Ang lalaki, or in general, mankind, is the crown of why God created all these things. Man's end purpose as ordained by God is to worship God and find joy in this duty. The chief end of all man is to glorify God and enjoy Him forever. Nilikha si Adam, and yung mission niya to take over the creation, to subdue it and to take dominion of it, for what purpose? Para luwalhatiin yung Diyos at magkaroon ng kasiyahan sa Diyos. Pansinin ninyo, ang paglikha sa lalaki, or ang paglikha, gagamitin ko yung term na lalaki kasi kausap po kayo eh. Yung paglikha sa inyo, in relation yan directly sa pagluwalhati sa Diyos. Kung ano yung faculty na meron yung lalaki in creation, yung authority na binigay sa kanya, yung responsibility, yung accountability, yung pag-protect niya kay Eve, yung selflessness na dapat pinotray ni Adam, lahat ng characteristics na yon was part of how we are created. And it is good. According sa Genesis 1, God said it was very good. Kung paano nilikha ng Diyos yung lalaki, in Genesis 1, nung tinignan ng Diyos yun, kasama yung whole creation, God said it was very good. So yung urge mo to take dominion and to subdue, yung mag-aim ka sa mabuti, yung mag-aim ka sa mataas, yung hindi ka nakukontento sa gantong level lang ng paglago mo, yan daw ay part ng creation, and that is very good. According sa Genesis 1. Why is it very good? Because God purposed it na yung pagpursu mo nun will glorify Him.
Man was to be the representative of God in creation. In the proper sense of earthly authority and dominion, yung lalaki yung may responsibility to do it. And comes the responsibility, sa kabila nun is accountability. If we are not doing it, we are sinning. Pag hindi ka daw nagpapakalalaki, hindi mo daw ginagawa kung papaano ka nilikha ng Diyos, ay nagkakasala ka sa Kanya. Sabi doon sa libro ni Michael Foster na It's Good to be a Man, sabi niya, man was created for productive, representative rulership. This is what it means to exercise dominion. Ito daw yung ibig sabihin ng pag-exercise ng dominion. To fruitfully order the world in God's stead. Para daw, isaayos yung mundo according sa kagustuhan ng Diyos at sa bilang kahalili ng Diyos dito sa sanglikha. Pansin niyo yung Diyos nagpahinga, di ba? Sabi ng mga theologian, yung pagpapahinga ng Diyos na yon, that was the time na Adam or the responsibility of taking dominion and subduing creation for the glory of God of Adam, pumasok yon. Yung responsibility ni Adam to become the man he was created for, pumasok iyon nung nagpahinga yung Diyos. Sabi sa Reformed Systematic Theology ulit nila Biki, ni-mention nila dun yung sinulat ni John Laidlaw. Sabi ni John Laidlaw, at the summit, man appears the apex of the pyramid of earthly being. Only then, with man and woman on earth, was God's creation done and pronounced very good. So tayo, nung pagkalikha sa atin bilang mga lalaki, kasama lahat ng mga faculty na meron tayo, yung aggression na meron tayo, the strength, the duty to protect, the duty to provide, the duty to be selfless, the duty to be accountable for Eve, the duty to be responsible in taking care of the garden, and to spread it throughout creation, mabuti daw yun. What happened after sin? When sin came, mabuti pa din yung utos ng Diyos. However, the man's understanding, yung understanding natin kung paano gagawin iyong duty na binigay sa atin ng Diyos or yung pagiging lalaki natin, it was distorted. Yung aggression mo ngayon, hindi mo makontrol. Yung pagtitake mo ng dominion, it resulted to war. Unjust wars. Dahil lang sa lupa. Again, ang purpose nung pagsasabdo natin ng creation according sa creation account in Genesis 1 was for the glory of God. Is there glory in hitting your wife? Is there glory in talking back to your parent? Where is the accountability with that? God created man and called it very good. So it's good to be a man. Pero in the proper sense, yung man natin, it is defined before the fall. It's good to be a man before the fall. Kasi kung yung konsepto mo ng pagiging man is kung ano yung konsepto ng culture natin ngayon sa pagiging lalaki, that is no equal to the standards of God. Now, tingnan natin yung second part ng ating discussion. The creation mandate and how it is affirmed sa New Testament. Nabago ba yung itsura ng pagiging lalaki sa New Testament? Was there a change or was it affirmed? Ibig sabihin ng affirmed is, was it considered right in the New Testament? According doon sa libro ni Samuel Renihan na Mystery of Christ, His Covenant and His Kingdom, in relation to sa creation, sabi niya, that which God created and made, yung nilikha daw ng Diyos nung una, and the ordinary course and progress of the same can be said to be natural. Kung paano daw nilikha ng Diyos yung
tao, let's put it in context sa pagiging man and woman, or sa pagiging man, kung paano daw nilikha ng Diyos yung man doon sa creation, it continues. Kung ano daw yung duty, kung ano daw yung itsura ng pagiging masculine ni Adam, dapat, it continues till today. Even in the time of the New Testament, even today. Or let me use the term, it persists or it is perpetual. Kung paano nilikha ng Diyos yung lalaki with his masculine faculties to protect, to provide, to preserve, to cultivate, to subdue, and to take dominion, to aim high for the glory of God, it continues today. Kung paano nilikha ng Diyos yung lalaki with his godly masculine character sa creation, it continues today. So God's original design in creation is the only basis for what is to be considered natural. Kung paanong nilikha ng Diyos yung lalaki nung una sa creation, that is the basis of natural. Kasi ngayon, kapag sinabing natural, meron na tayong presupposition na dapat mabait ka. Hindi naman natin sinasabi na ang lalaki hindi mabait, or yung masculine is hindi mabait. Pero yung understanding kasi nung sinasabi na natural lang dapat sa tao na mabait, it demoralizes, it emasculates our godly given masculine character. Bakit? Sa lahat ba ng pagkakataon, kailangan mabait ka? Kailangan ba soft-spoken ka palagi? Our generation have implanted to us in our minds, in our sinful minds, that a man is just another female. A man is just another are you another female? Ayan yung tanong, di ba? Naisip mo kasi, okay, nakita ko yung model ng pagiging lalaki, ganito pala according sa culture namin, so susundin ko na lang. Na according dito sa sinabi ni Sam Renihan, kung ano yung masculine character na meron si Adam in creation, it should persist today. Dapat yun pa rin yung masculinity na pinapakita natin even more because we have union with Christ, the true masculine, the King of Kings and the Lord of Lords. Since the fall, nature has been affected by the pervading destructiveness of sin. Na-blur na sa atin ngayon yung understanding kung paano maging lalaki. However, again, I will repeat, kung paanong nilikha ng Diyos yung lalaki with this godly masculine character doon sa garden, it continues today. E bakit si Christ, Savior, di ba? Meek and lowly. Tapos gusto mo, ganito ko, toxic masculinity? Yun ba yung sinasabi mo sa akin? Ang problema dyan is, anong ibig mo sa toxic masculinity? Now, if you have an understanding or if you are thinking na ang pagiging masculine is toxic, let me suggest to you, according to the scripture, masculinity is not a product of the fall. Yung pagpapakalalaki or yung characters ng pagiging lalaki is not a product of the fall. Yung pag-aim mo for higher, for the good, for the best, for the beautiful, the good and the true, yung pag-aim mo daw sa ganon, yun yung masculinity, it's not a product of the fall. Yung inherent aggression na meron ka, it's not a product of the fall. Okay lang pala magalit. Ha? Kung ganyan ang pananaw, mali yan. Okay lang magalit sa mga panahong kailangan mong magalit. That is masculinity. What is not masculinity?
making excuses. Adam, anong ginawa mo? Bakit kinain ni Eve tong ano, prutas na pinagbabawal ko sa inyo? Di ba mali yan? Sabi ko. Sabi ng Diyos. Ano sabi ni Adam? Eh, yung babae mo binigay kasi sa akin. Grabe. Well, it is what it is. Is it masculinity to say it is what it is? Wala, well, andito na tayo eh. So, I think mali talaga. Eh, babae kasi. Wala, siya yung dumampot nun eh. Anong magagawa ko? Nakagat na niya. So, naisip ko, kagatin na din. Is it masculine to do that? That is the product of the fall, making excuse. If Adam was masculine enough in that time that God called him, he should be accountable. Masculinity is accountability. Masculinity, unlike the popular notion that it is toxic, theologically speaking, it is not a byproduct of the fall. Masculinity, defined according to Genesis 1 and 2, is ordained by virtue of the command to dominion, to take dominion, or to take rule over the creation. Yung pagiging masculine natin, nakukuha yung sense nun doon sa command to take dominion and to subdue yung creation. In Greek, yung sinasabi nating word na dominion, it is pronounced as rada. It's a verb. It's may participation, may gagawin ka. Ganito daw yung pagiging masculine. May gagawin ka. It's rada. Hindi ka lang passive. Na hinahayaan mo yung mga nangyayari. Merong problema sa church, hinayaan mo lang. Ikaw ay lalaki. May responsibilidad ka sa mga katipan mo. Kagayang si Adan ay may responsibilidad sa katipan na binigay sa kanya ng Diyos. Itong rada na sinasabi dito, it is understood in English to subjugate, to make things under their reign. May nangyayaring gulo sa pamilya mo, hinayaan mo lang. Is it masculine? Now, the Greek term suggests to us that merong active participation in this duty of taking dominion and taking rule over the creation. There is chaos. Okay, let's put order in things. That's masculine. Yan ang masculine. Okay, may problema. Let me volunteer. Sige, ito ang pwede nating gawin. Taking responsibility. That is how you take rule. That is how you take dominion. Yung command pa doon in the preceding passage, sabi, be fruitful and multiply, fill the earth. Yung Greek term dito na fruitful, coming from the term para, or to make something grow. Masculine trait is to cultivate something. Naging Christian ka, the masculine thing to do is to make yourself more holy than you are yesterday. Naging Christian ka sa pamilya ng mga hindi Kristiyano, the duty, the masculine duty, the goodness of being a man in your masculinity is to cultivate Christianity in your unbelieving home. Yung sinabi dito na multiply and fill the earth, coming from the Greek term mala, it is also a verb which means an action to apply into something. Meron ulit active participation. Yung pag-aanak mo, eh, ang purpose niyan is to have more worshipers for God. Yung pag-evangelize mo, yung pag-apologetics mo na sinatawag mong pag-e-exercise mo ng Christian duty mo, ang purpose niyan is to make them Christian. Hindi lang para madurog yung kalaban. Is it masculine to think na, ah, dudurugin kita? That is a misdirected aggression. That is not masculine. That is deceptive masculinity. Masculine is this.
Yung mga nakakausap mo at ginagawan mo ng apologetics na sinasabi mo, they must be Christians. Your goal is to make them worshipers. Sabi dun sa godquestion.org, patungkol dito sa taking dominion, taking rule, and subduing the creation, sabi niya, with the authority to rule comes the responsibility to rule well. There is an inherent accountability in the command to subdue the earth. Man has a duty to exercise his dominion under the authority of the one who delegated it. The mission of man is to fill and subdue yung earth with God's image bearers. And that did not end sa Old Testament. Yung duty natin to fill and subdue the earth bilang mga lalaki, this is masculine, and it continues today. This duty is to fill the earth with God's image bearers. Hindi lang tayo sumusunod na, okay, gusto ko ng mag-asawa. Kasi ito yung masculine thing to do, sabi ni Apostle Paul. Pag nakakaramdam ka ng lust, hindi mo mapigilan, mag-asawa ka. Is that really the end of your masculine goal sa pag-aasawa? No. Ang end ng masculine goal sa pag-aasawa is to fill the earth with God's image bearers. And even more, ang goal na natin ngayon in the New Covenant is a much higher goal, to be worshipers of Christ. Sabi ni Michael Foster, mali yung ano yan, mark nalagay ko. Sabi ni Michael Foster ulit sa It's Good to Be a Man, while the Garden of Eden was a sanctuary, Genesis does not suggest that the rest of creation was similar. Adam was made to bring it into submission, to order and shape creation. Perhaps the garden was a kind of model for Adam of how things should look once he was finished with this commission. Now, my appeal sa inyo dito sa study natin is the mission of Adam is still our mission. Why? Because the God of Adam is our God. So be masculine because God made you to be so. Now, the question is, yung dito na pumapasok yung affirmation sa New Testament. Kasi may mga nagsasabi na Old Testament na yun eh. Mga walang alam yan. Yung Adam na yan, ano ba yan? Mythology lang yan eh. Yung duty ba ni Adam ay nasa duty pa rin natin yan? Yung kontrata niya sa Diyos, kontrata pa rin ba natin yan? Now, the answer is this. The question is creating a false assumption. Yung question na do we have the same covenant as with Adam, it is creating a false assumption na yung task of dominion and subduing is limited kay Adam lang. It is limited, subduing is limited only to Adam as if it is the substance of Adam's distinct covenant with God. The command of dominion, taking dominion and subduing the creation, ay embedded kung papaanong nilikha si Adam. Adam was created for this. To take dominion and to subdue. Wala nang iba pa. Taking dominion and subduing is the way of working out the telos of Adam. Yung very purpose ni Adam of glorifying God is ma-work out ngayon by doing yung taking dominion and subduing the creation. The very purpose of man, di ba, is to glorify God. And papaano mo mag-glorify yung Diyos in your masculine traits? In your godly given masculine traits. That is to go back to the original creation purpose, to take dominion and subdue creation. Erroneous ideology na if this is true, this will require us to be aggressive. Kung totoo na kailangan nating gawin talaga na i-take dominion yung mundo, kailangan nating paluhurin yung mundo sa paanan ni Kristo, it might require us to be more aggressive.
Or else, how we will take the world into submission? This is also a direct contradiction to the call of Christ in the New Testament to be meek. This is an erroneous ideology, brothers. Thinking that meekness means a less version of masculinity. Thinking that meekness is a less or is no presence of aggressiveness. Ang pagiging meek, according sa Matthew 5 verse 5, the meek shall inherit the world, right? Sabi. Now, kapag sinabi bang meek, kailangan mahina ka? Kailangan ba soft-spoken ka? Kailangan ba ikaw ay palaging, uy, oh, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Pa-baby ka ba dapat magsalita? Kailangan ba passive ka lang sa mga ginagawa mo? Kailangan ba ikaw ay indifferent? Yan ba ang true masculinity? Is that meekness? No, that's not meekness. Meekness, according to Scripture, does not mean harmlessness. Meekness is mild, gentle, long-suffering, and forgiving. Yung disposition ng pagiging meek. Oh, nakita mo, forgiving, oh. Oh, gentle, long-suffering, tapos sinasabi mo, dapat aggressive. This does not mean that it lacks aggressiveness. Kapag sinabi bang gentle ka, it means harmless ka. Kapag ba sinabing long-suffering ka, patient ka, ibig bang sabihin nun, wala kang goal, wala kang aggressiveness? Meekness is not a lack of aggressiveness. It is the sanctified harnessing of it. God is aggressive. In Exodus, ano yung tawag sa kanya ni Moses? Kinumpare ni Moses or tinawag ni Moses yung Diyos, si Yahweh, bilang God of War. And even in Revelations, Christ will come and lalabas sa kanya, daladala niya yung espada. Is Christ meek? Yes. He is long-suffering, he has a forgiving disposition, he is mild, he is gentle. Pero that doesn't mean that Christ lacks aggressiveness or Christ lacks the urge for justice, for doing the right thing. In Revelations, it was given to us that Christ will come back and he will be a judge. Paano i-judge ng Panginoong Jesus yung creation and will take over creation in his consummation? Kung yung meekness na understanding natin about masculinity is pagiging indifferent at pagiging mabait na lang palagi. Sabi ni Michael Foster dun ulit sa book niya na It's Good to Be a Man, there is no hint in the Bible that aggressiveness or aggressive instinct is a result of the fall. Your desire to conquer and to subdue, to hew down and to build up, to form and shape, has nothing to do sa curse. Yung goal mo daw, yung desire mo to conquer and to subdue, to tear down and to build something up, to form and to shape, yan daw ay walang kinalaman sa fall. Hindi yan produkto ng fall. Ano ang product ng fall? The product of the fall is our misdirected aggressiveness. May problema sa pamilya ko, nag-aaway-aaway ang pamilya ko, ang gagawin ko, wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is yung closest family member ko, tapos doon ako magwawala. Is that masculine? Is that how you conquer and subdue? Is that how you form and shape? Is that how you glorify God? Indifferent ka lang sa problema sa church? Is that masculine? Indifferent ka lang sa mga nakikita mo sa trabaho mo?
na binabastos yung Diyos. Is that masculine? Wherever we are put, in all creation, we are to make everything bow down to Christ. And that is masculine. Not thinking of ourselves, selflessness is masculinity. But to proclaim that there is one Savior who is Jesus Christ, that is masculine. Yan ang masculine. Nag-aaway-away yung mga anak mo, ang response mo lang, ayaan mo yan. Tama ba yun? Is that masculine? Is that how you conquer and to form and you order the creation according sa will ng Diyos? Is that how you glorify God in your masculinity? Sabi, dagdag pa ni Michael Foster, our masculine nature, how we are designed to image God as men, this nature must be redeemed and not rejected. Yung desire mo to aim higher in your sanctification, even if you sound weird sa ibang mga tao, that must be redeemed. Your desire to not sin and to be sensitive to sin and to restructure your workplace where God is honored, that must be redeemed. Yung pagiging KJ mo para sa Diyos, di ba sinabihan ka, KJ ka? Eh ngayon, ano na sinasabi sa'yo? Uy, mabait yan, magaling makisama yan, kahit sino pwede dyan. O, maganda yon. Pero ang tanong, kung sino yung kahit sino. Sin does not eliminate our natural inclinations. It corrupts them. In the same way, grace does not replace our natural inclination, it restores them. Yung masculinity na dapat i-embrace natin, brothers, is yung masculinity na binigay kay Adam in the original creation. Why? Because God redeemed us from our fallen nature. Hindi niya tayo binigyan ng entirely bago. Redemption is a going back to the original creation. And even more, union with Christ. The perfect masculine. How should we define masculine today? In our time, go back to Adam's original creation and look how Christ submitted to the Father. That is masculinity. Thank you. So ito yung point natin sa bilang conclusion. Sabi ni Bicky and Di Smalley ulit sa Reformed Systematic Theology, absolute divine sovereignty and delegated human dominion converge in the exalted Lord Jesus Christ. If we diminish the distinctive dominion granted to man in creation, then we deny the glory that belongs to God's incarnate Son. God made man, tayo, to reign over the world. For the sake of what? For the sake of the kingdom of Christ. If you do not believe in the godly given masculine traits or character na binigay sa iyo ng Diyos in creation, you do not believe that Christ is Lord. Ang bigat, no? Kapag hindi ka daw nagpapakalalaki, sa madaling sabi, according sa kung papaano yung pagiging lalaki in creation, hindi ka raw naniniwala na si Kristo ay Panginoon. Ah, bigat. Ulitin natin. Kung hindi ka daw naniniwala that you have to restructure, to form and to shape creation, to subdue and to take dominion of the creation, to be an authority in your household, to be a voice for Christ, to be selfless for the sake of others' salvation, to provide and protect your family, to be courageous
to aim for the good, to aim for the best. If you're not desiring those masculine traits, you do not believe that Christ will have His reign on earth. And even more worse, you do not believe that Christ is Lord. So let me end it with this statement. Magpakalalaki tayo. Why? Because it's good to be a man. Sige, manalangin tayo. Saglit lang. Diyos na dakila, salamat po sa aming pag-aaral. Ngayon ay dadako kami sa aming discussion. Bigyan niyo po kami ng wisdom and understanding sa pagiging pag-uusapan namin patungkol sa paksang aming na pag-aralan. Ito pong aming panalangin sa ngalan ni Kristo. Amen. Pwede na po kayong magtanong. Say, Deacon Manny. Patungkol lang sa lokalidad. Kasi creation, kasi wala eh. Magawala pa rin yung sunod na nag-creation duty ng lalaki talagang yung parang sa nature, sa paligiran ba? Kung tama ba siya ay yung direct muna ng man bago mo yung mga sunod-sunod na responsibility ng lalaki? Sige, ganito ko po siya sasagutin. Yung taking dominion and subduing, it connotes or it presents as many responsibilities. So yun yung primary kasi dun manggagaling yung mga secondary natin na mga gagawin. For example, yung cultivating yung garden. Papalagoin natin yung binigay sa atin ng Diyos. Papabanalin natin yung mga sarili natin maging yung pamilya na binigay sa atin ng Diyos. Magiging responsible tayo sa mga kailangan sa family, kailangan sa mga binigay sa atin in the church and in our society. So, ang primary sa paglikha sa lalaki is yung taking dominion and yung subduing kasi we are God's representative on earth. Yun kasi yung ano ng Diyos. Yung end goal niya. Yun yung end goal ng creation. To be under the feet of God. So, tayo bilang representative ng Diyos sa creation, yun yung primary. Yung secondary is yung mga specifics na. Nasagot ko po ba siya? Kumbaga, yun ako sa kaligasan lang. Kumbaga, pinagkatiwala sa ating kaligasan, sa pag-iisan, and so on. Lalo din yung picture natin, di ba? So, I think medyo dahil kung gusto ko na concern, may part ba talaga ng mga tao na pangalagaan yun? Or secondary na lang ba siya? Or ano eh, hindi kasi siya restricted sa, kumbaga, ako naisip ko kasi sir sa tanong mo is, kailangan ba magtanim tayo, ganon? Kailangan ba i-preserve natin yung nature talaga, ganon? It depends eh. Yung case kasi na ganun, may part doon yung cultivation. So, preserving yung nature or yung mga puno, yung greeneries, yung nature na binigay sa atin is part of us being stewards, yung resources na binigay sa atin. So, yung pagiging steward kasi natin, meron siyang part ng creative endeavor. So, yung mga binigay sa atin na sa nature, ginagamit natin siya into more let's say, products or things na magbe-benefit yung tao. So, kunwari, yung puno, gagawin nating papel. Pwede yon. Part pa rin yun ng pagiging under nung taking dominion and subduing. Kasi pag sinabing taking dominion and subduing, hindi siya yung sense ng parang kapitalista ka na gagamitin mo siya for your benefit lang. May part siya ng preserving kasi yun yung binigay sa atin ng Diyos para mabuhay tayo. May preserving and yung merong creative endeavor. Sabi ni Tom Askol doon sa interview or sa podcast nila sa Founders. Non-verbatim to. Ang sabi niya, in the context ng society natin, yung taking dominion and subduing is to be creative doon sa meron sa atin ngayon. To advance yung technology, to advance yung medical,
to advance yung mga meron sa education. Part pa din yun nung taking over. Pero sa initiative ng Christian. Dapat yung mga Christian, nag-e-excel sila sa mga ganong field. So, hindi lang siya restricted sa nature lang itself. Pero nature provided siya na means sa atin for creative endeavor. Ayun siya. Nasagot ko ba siya, Deacon? Thank you, Deacon. Sige, si JM, bro. May follow-up na rin ako. Kasi iisip ko yung sa primary or secondary na lang. Kasi for example ako, diba yung sa engagement yung lutos na pangalagaan yung pagkakasal. Ano ko ako, individual ngayon, wala akong makailang sa kaligasan. Kasi diba may passing backing tayo pagdating sa personal. Iisip ko, may kakasala ba ako dahil hindi ako nag-take part sa pangalagaan ng kaligasan or enough na yung parang hindi ako nagtatapin ako ng kapabasaan, hindi na ba yun, or ayun, may tayong question ko kasi marami na lang yung picture kasi malawak eh. So, ano eh? Mag-apart, iba na mas pinag-responsabi sa nalang. Ah, yes. Yes, part ng pagiging masculine yung pag-preserve natin sa nature na meron sa atin. Kasi originally, yung nandun sa creation account, to cultivate yung garden and to spread it sa all creation. Siguro, yung tanong mo bro na enough na ba yung nagtatapon ako ng basura, I think enough yun eh. Kasi yung part nga ulit nung taking dominion and subduing is yung pagiging creative mo and yung pag-aim mo ng better doon sa kung anumang aspect ng society ka na situate. Example, sa trabaho mo, gusto mo maging excellent worker. Yun yung mas nagiging important sa'yo imbis na magtanim ka ng puno. Okay yun. Kasi yung pagtatrabaho mo ng excellently, that is still part of your masculine character na binigay ng Diyos. Kinukultivate mo yung binigay sa'yo ng Diyos in your work. And you glorify God in your work. So, ganun ko siya nakikita. Kumbaga, wag nating i-restrict yung sinasabi na cultivation, yung reshaping, and yung forming creation doon sa nature lang. Yun yung nilikha kasi walang technology dati. Walang trabaho dati na statistician ka or teacher ka. Walang ganun. Ayun, bro. Ang naisip ko kasi, syempre, yung garden, yung tayo nung para makalagaan yung pamilya mo. Parang ganun din sa akin bilang mga mayan. Parang natin pangalagaan yung kaligtasan. Tapos nga, mas mga ganyan lang. Nag-benefit yung sa'yo, pinakinipin ko at pagdating ko kung yes. Sa bahay nyo, ganyan. Yes. Mag-iingat sa pagsasabi. Parang ganyan yung nasa tingin ko na kung paano natin talagaan yung kaligtasan. Parang wala rin tayong ano, nag-benefit sa atin para wala tayo sa pagsasabi. Ano eh, actually, ako, ang disposition ko nga, ano eh, kasalanan yung hindi ka nagtatapon ng maayos ng basura eh. Ako, personal ko na ano. Kasi, lalo na, Kristiyano tayo. Part nung pagkukultivate natin sa binigay na creation sa atin and pagpe-preserve nito is to be stewards of it. Kasi yung pagpapakita, yung pagtatapon ng basura kung saan-saan, ano siya eh, hindi ka nag-i-steward, rather you're destroying it. Sin yan. Sa akin lang, disposition ko. Pero sa inyo, huwag niyong gawin yun. Ayun, nasagot ko naman. Ayan, sige, bro. Joey, interrelated doon, pero mas broader. Parang paano yung drawing the line? Kasi napanggit yung aggressive miss tsaka yung aggressive. Paano yung being a man na you're doing the right things? Kasi naalala ko, parang may discussion yan na tayo online. Parang what stops us from confronting the Roman Catholic Church or INC na yun, religious images yun, sirain natin yun. Or pumunta ka sa Buddhist temples, you go there and let them know and tell them your peace of mind. O kaya yung mga corrupt na officials, susulatan mo na, uy, nagtawa ka, parang
Uy, peking pinay si Alice Go, gawin niya ng paraan, parang gano'n. So parang, how do you draw the line na going too far, going... Kasi is the goal not being too aggressive or... siguro coming from the top sa sinerbo kanina, how do we direct yung aggressiveness in a manner that glorifies God with in our modern media? Ang tanong mo ba, bro? Sige, gawan ko ng analogy. Ang tanong mo ba ay ano? Kunwari, what stops me from going to the Buddhist temple and telling them Buddha is an idol? Ganun ba? Oh, parang how far is too far? Parang pero obviously blaming Christ, diba? Parang how do you position yourself na Christ-like and God glorifying na hindi ka naman naghahanap ng gulo, parang gano'n. So, saan mo naghahanap lang ako ng specifics? Kasi ganyan tayo, gusto natin eh. Parang mag-crusade tayo ulit, gano'n. Hindi, actually, yung tinuturo ng iba sa US ngayon na yung perpetrators ng dominion. Sorry, napangalan ako na kingdom, dominion theology na pero walang violence. Bare arms. Hindi, actually, yung iba doon. Bare arms na talaga. Hindi yung sinasabi nila na bare arms. Although, yun yung culture kasi nila eh. But they want to bear arms and resist the government. So parang, siyempre, iba yung kultura ng Pilipino. Pero we're not after culture. Ano yung totoo at tama na dapat gawin yung Kristiyano lalaki in obeying this mandate? Okay. I think useful yung analogy nung nung revelation sa scripture nung sa Genesis 1 and 2 tsaka 3. Kasi ang command is to cultivate yung garden first and then subdue yung all creation to fill the earth. Nauna yung taking dominion and subduing, tapos yung multiply, be fruitful and filling the creation. So ang nakikita kong analogy doon in expressing yung aggressiveness natin is kung nasan tayo nakasituate, firstly, yun yung dapat i-influence natin. Doon natin i-exercise yung masculine character natin. Family, church, close society. Yung micro-society na meron tayo. And with that influence, ma-fulfill natin. Kagaya nung kay Adam, ang dapat, tinuruan niya si Eve na kahit anong mangyari, huwag mong kakainin yung apple. Hindi apple. Ano lang. Nako, nagiging masama ang mansanas. yung fruit. Pagkatapos nun, nung duty na yon, pansinin mo, si Abel. Si Abel ay, yung worship ni Abel, katanggap-tanggap sa Diyos. Yung kay Cain, hindi. Saan nila natutunan yung worship? Kay Adan at kay Eva. So sila yung unang in-influence ni Adan at ni Eva in worshiping God, kaya nila alam yung worship. So they understand to worship kasi na-influence sila nung pinakamalapit sa kanila. So yun yung analogy. Kung sino yung pinakamalapit sa'yo, unti-untiin mo dun. Kasi yung tanong mo parang borderline papunta na is there room for revolution. Parang ganun ba? Yung two extremes na dapat natin ko asa yung violence or passivity na being lost, diba? Walang ginagawa. Passive. So, but, pero thank you. But just to add that, yung nakikita ko na sa scripture din, here yung mga imperatives na do good, especially to the brethren. Diba yung mga ganon na yung just to add specifics lang dun sa sinabi mo kanina. Thank you. Siguro po, last two question? Last two? Kasi 12:13 po eh. Time na po. Sige, yung mga next na tanong, i-message nyo na lang ako sa GC. Sige po. Ayun lang, nagtatapos na po tayo sa ating study. Pag-pray tayo. Diyos na dakila, salamat po sa aming naging pag-aaral at sa aming naging mga discussion. Salamat sapagkat may malinaw na tinuturo ang iyong salita sa kung paano kaming mga lalaki ay titingnan namin yung pagiging lalaki. Salamat sapagkat hindi mo iniwanan ito sa aming interpretasyon, ngunit sa inyong paglikha kay Adan ay nakita namin
kung ano ba yung end purpose ng pagiging lalaki namin. And it is a lot of, it is a heavy responsibility, Lord. So help us to fulfill it. Teach us your ways in order that we may glorify you in our masculinity. Huwag mong hayaan na ma-embed sa amin yung mga ideyang pang society at cultural kung paano dapat maging lalaki. Rather, to take these things captive to you. Help us, O Lord, in this endeavor in being masculine, and teach us to look upon Christ, the true masculine, our King of Kings and our Lord of Lords. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Kristo. Amen.